gagawa tayo ng puto blueberry cheesecake. Hello mga palalabs! Palalabs natin sa Pinas at sa ibang bansa. Kamusta na po kayo dyan? Lagi po sana kayong nasa maayos na kalagayan. At sa ating mga bayaning OFW, saludong-saludo po kami sa inyo. Saan man po kayo ng sulok ng mundo naroon ngayon, dalangin ko po ang inyong kabutihan, ganun na rin po ang inyong kaligtasan. Kayo po ang mga tunay na bayani ng ating bansa. Ngayong natutunan na natin kung paano gumawa ng ating basic puto recipe, gagawa naman po tayo ng pinabonggang version nito. Tara na po mga palalabs, samahan niyo po uli ang inyong mommy loves. Gawin po muna natin ang ating puto cake batter. Sa isang malinis na mixing bowl, maglagay po tayo ng 2 cups or 260 grams ng all-purpose flour o cake flour. Then, mag-add po tayo ng 1 half cup or 60 grams ng powdered milk. Kahit anong brand po ay pwede, ang gamit ko po dito ay skim milk. Idagdag na rin po natin ng ating 3/4 cup or 142 grams ng sugar. At ng ating 2 tablespoon or 15 grams ng baking powder. Para naman po ma-check natin kung in good condition pa po ba ang ating baking powder. Sa isang maliit na mangkok o lalagyan, maglagay po tayo ng kaunting tubig at dito ay maglalagay rin po tayo ng kaunting baking powder. Dapat po, pagkalagay na pagkalagay pa lang po natin ang ating baking powder ay may reaction na po agad ito sa tubig. Dapat po, maraming makreate na bubbles na kagaya ng nakikita nyo. Kapag hindi na po ganyan ang nangyari, meaning po dapat nyo nang palitan ang inyong baking powder at magkakaproblema na kayo sa pag-alsa ng inyong puto o kung ano man po ang inyong lulutuin na gagamitan nito. Gagamit po tayo dito sa ating recipe ng cream cheese. Heto po ang brand na aking gamit. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored. Pwede po kayo gumamit ng kahit anong brand. Then, haluin po uli natin ang ating mga dry ingredients bago po natin ihalo ang ating wet ingredients. Maglagay naman po tayo ng 1/8 cup ng melted butter or margarine. Or kung hindi naman po available, pwede po kayong gumamit ng oil. Basta hindi po used oil. At isang pirasong itlog kahit anong size. At lagi pong tandaan, huwag po diretsyong basagin ang itlog sa ating mixture. Then mag-add na po tayo ng 1 1/2 cup or 330 ml ng water. Bakit po tubig na lang ang ating ilalagay? Dahil po gumamit na tayo dito ng powdered milk. Pero kung ang gusto nyo pong gamitin ay evaporated milk or fresh milk, pwedeng hindi na po kayo gumamit ng powdered milk. Palitan nyo lang po yung ating 1 1/2 cup ng water ng inyong liquid milk. Then, haluin lang po natin ang ating mixture at para makasigurado tayo na ma-achieve natin ang smooth consistency nito, ito po ay ating sasalain. Pwede po natin itong salain ng 1 hanggang 2 beses. Yung maiiwan po na buo-buo kagaya nito, pwede po natin itong durugin nang sa ganon humalo pa po ito sa ating mixture. At simutin rin po natin yung nasa ilalim ng ating salaan. Ang ating gagamiting cream cheese ay 113 grams lang po, balik kalahati lang po ng isang box na ipinakita ko sa inyo kanina. Ang gawin lang po natin, kumuha lang po tayo ng kaunti ng ating puto butter o ng ating puto mixture at dito po natin ihahalo muna ang ating cream cheese. Nang sa ganon, hindi po tayo mahirapang ihalo ito doon sa ating buong mixture at hindi po natin yun ma-overmix. Kung may maiwan po na buo-buong cream cheese ay okay lang po. Mas maganda nga dahil mas malalasahan natin ang ating cream cheese kapag nakagat natin ito sa ating puto. At kung mahilig po talaga kayo sa cream cheese,
pwede nyo naman pong gamitin yung isang bar. Ngayon po ay ihahalo na natin ito sa ating buong mixture. Sa paghahalo po nito, dahan-dahan na lang po ang ating gagawin para hindi naman po ma-overmix ang ating puto butter at hindi rin po tayo makapag-create ng maraming bubbles. Yung mga bubbles po kasi ang pwedeng maging dahilan kung bakit may mga butas-butas kayong nakikita sa inyong puto. Mga palalabs, maglalambing po uli ang inyong Mommy Labs. Please, paki-like and share naman po itong ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please pa-subscribe naman po and click nyo na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Ganito na po ngayon ang consistency ng ating puto butter. Ihanda na po natin ang ating mga molder. Tayo po ay gagamit ngayon ng large molder at hindi po natin i-grease ang ating molder kung hindi po tayo gagamit ng cupcake liner ha. Pero ako ay gagamit ng cupcake liner. At maglalagay pa rin po ako sa isang molder na wala pong cupcake liner. Nang sa ganon, makita nyo po talaga na hindi po didikit ang ating mixture. Tingnan nyo po kung gaano kadami ang ating nilagay sa ating molder. 3 tablespoon po ang bawat molder. Then, bago po natin ito isalang, lalagyan po natin ito ng 1 teaspoon ng ating blueberry. May available pong blueberry sa mga baking store at meron din po sa mga supermarket. Kung gusto nyo rin po na mas maraming blueberry, pwede pong 2 teaspoon ang inyong ilagay. Pero sa akin, ang 1 teaspoon ay saktong-sakto na. Mga palalabs, you can also join us nga po pala ha sa ating Facebook page. Ganun na rin po sa ating Instagram account. Nasa description box po ang mga link ng ating mga page. Mapapansin nyo po na sa gitna lang po ako naglalagay ng ating blueberry dahil mamaya kapag nag-dome na po ang ating puto, kakalat naman po ito. Kapag kulong-kulo na po ang tubig sa ating steamer, set na po natin ang apoy sa medium-high heat. Pansinin nyo po yung lakas ng apoy, yun po yung pinakamalakas at hihinaan ko lang po ito ng kaunti. Yan po ang medium-high heat. Then, isalang na po natin ang ating mga puto at lulutuin po natin ito ng 18 to 20 minutes. Huwag nyo pong kalimutang lagyan ng cover o ng tela ang pinakatakip ng ating steamer. After 18 minutes, mag-toothpick test na po tayo. Kapag hindi na po basa ang ating toothpick o may kumapit man dito pero crumbs na, meaning luto na po ang ating puto, patayin na po natin ang apoy. Pero huwag po muna natin itong i-unmold ha, hayaan po muna natin itong lumamig. Heto po ang ating puto blueberry cheesecake na hindi po natin nilagyan ng cupcake liner. Ipapakita ko po sa inyo na kahit hindi po tayo nag-grease ng ating molder, hinding-hindi po ito didikit at makinis na makinis po hanggang ilalim. And charan! Heto na po ang ating upgraded puto recipe, ang ating puto blueberry cheesecake. Sa pangalan pa lang po ay bonggang-bongga na at hindi aakalain na ang ating masarap na puto ay pwede pa pala nating i-convert na maging masarap rin na puto blueberry cheesecake. Sigurado po ako mga palalabs na ito ay inyong magugustuhan, ganun na rin po ng inyong buong pamilya. At para naman po sa ating mga negosyanteng palalabs, magugustuhan rin po ito pihado ng inyong mga suki. Pansinin nyo po kung gaano kakinis ang labas ng ating puto at gaano kayami hanggang sa loob. At para naman hindi lang siya bongga, mas pasosyalin pa natin siya, pwede po natin itong ilagay sa ating mga cupcake box na kagaya ng nakikita nyo. Mamaya po ay pag-uusapan natin ang lahat ng ating buong costing
Ganun na rin po ang presyo ng box na ito. O diba, ang ating basic na puto noon, hindi natin aakalain na magiging ganito kabongga. Pwede po natin itong lagyan ng sticker o ng ating mga logo o pangalan ng ating negosyo. Napakaganda po nitong isama sa ating mga food business dahil talaga naman pong sulit ang ating mga suki dito. Pwedeng-pwede na pong ipangregalo, pwede nyo rin po itong lagyan ng ribbon at pwede rin pong bumida sa ating mga handaan. Ngayon naman po ay pag-uusapan na natin ang ating buong costing at kung magkano nga lang ba ang ating pwedeng gawing puhunan at magkano ang pwede nating kitain. Ang lahat po ng ating expenses, kasama na po ang ginamit nating kalan sa pagluluto ay 158 pesos. At tayo po ay nakagawa ng 21 pieces na large size, na ang laman ay 3 tablespoon per molder. Bali po mapatakpo na ang ating puhunan kada piraso ay 7 pesos and 50 centavos. Na pwede naman po nating ibenta ng 12 to 15 pesos. At yung per box naman po natin ay idadagdag natin yung presyo ng ating box, which is 15 pesos. At ang size po ay 9 inches by 9 inches. Sa ating box, kasya po ang 16 pieces at pwede naman po nating ibenta ng 210 pesos per box. Kaya naman po ang ating posibleng kitain ay 94 pesos. Yay! Sa 21 pieces pa lang po yan ha. What more kung mas marami pa po tayong magagawa? Mga palalab, sana po ay may na-share ako sa inyo ngayon kahit konting kaalaman. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para naman po lagi kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Maraming salamat mga palalab, hanggang sa muli nating pagluluto!